Morning po. Ang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Kita nyo naman, ayan ang epekto ng kape, di ba? Ako, nakakadalawang kurap pa lang ako eh, kaya kailangan ko pa ng kape-kape pa. Dalawang beses po na nagtangka maagaw ang pwesto sa pamilya Ejercito-Estrada sa San Juan. Hindi pinalad nung una dahil siya ay nadaya umano. Pero sa muli po niyang pagtakbo sa pagka-alkade sa lungsod, nakuha niya ang mayorya ng boto ng kanyang mga kababayan. Ngayon pong siya ang nahalal sa pwesto. Magagawa niya kayang tapatan o higitan ang nagawa ng mga dating nanungkulan sa San Juan. Bago po natin pag-usapan, pati na ang katuparan ng mga pangakong kanyang binitawan, panoorin niyo muna po ito. Hindi pinalad manalo sa mayoral race noong 2016 national elections si former Vice Mayor Francis Zamora. Tinalo siya sa halalan ng nooy incumbent San Juan City Mayor na si Gia Gomez, na ina ni Senator JV Ejercito. Naniniwala si Zamora na nagkaroon ng dayaan sa naturang halalan. Kaya sa kanyang muling pagtakbo sa pagka-alkalde ng lungsod, tiniyak niya na hindi na mauulit ang umano'y anomalyang nangyari sa eleksyon upang maibigay sa mga residente ng San Juan ang nararapat na serbisyo. Nais din ng dating vice-alkalde na tapusin ang 50 taong pamumuno ng mga Ehersito at Estrada sa lungsod. Dating magkaalyado ang dalawang pamilya, ngunit ngayon mahigpit ng magkaaway sa politika. At sa katatapos lamang na midterm elections, tagumpay na naagaw ni Zamora ang pwesto sa pamilya Estrada. Nang talunin niya ang katunggali na si Vice Mayor Janela Estrada. Pangunahin sa mga naipangako ng bagong halal na alkalde ay ang pagiging first class at smart city ng San Juan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayun din ang pagtatayo ng high-rise public housing na pakikinabangan ng kanilang mga residente. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, tanong ng marami, magkakaroon ba ng katuparan ng lahat ng kanyang binitiwang pangako? Ano-anong mga pagbabago ba ang aasahan ng mga San Juaneño na magagawa ng bagong alkalde na tumuldo sa 5 dekadang pamumuno ng mga Estrada? Let's welcome back to the program, newly elected San Juan City Mayor Francis Zamora. Welcome back, welcome back. And this time, sa pagbabalik, eh, mayor na. Mayor na. Congratulations sa muna bago ang ating ano, marami ang natuwa sa pagkapanalo mo. At siyempre, pati unang-una ikaw. Congratulations. Eh, maraming salamat, Kuya, at sa lahat po ng sumusuporta. Siyempre, sa lahat ng followers pa ng UNTV. Alam niyo naman, nagsimula po tayo sa UNTV. Yung ating basketball tournament mo ng UNTV Cup. So, it's nice to be back here. And it's nice to see you very fit, man. Parang ready-ready uling sumabak sa liga. Pero ang balik ngayon dito at ang responsibilidad na mayor ngayon na nakaatang sa iyong balikat ay tugunan yung mga inaasahan ng ating mga kababayan. Apa. Kung bakit... pinagtiwala nila sa iyo ngayon na ikaw ang maging ama ng San Juan. Ano ba unahin mo ngayon dito at yung i-expect sa first, at least, first 100 days? Well, una-una. Sa first 100 days, we really have to have a full review of the current policies ng nakaupo pang administrasyon. Okay. Ang problema natin, siyempre, yung budget para sa 2019, yun ay tapos na. At ginagamit na ngayon. So, ngayon pa lamang, inahanda na namin yung aming transition team. Of course, we have to have coordination with the current administration para pagpasok ng June 30, maayos ang lahat. Ano yan eh? Hindi rin kami makakakilos agad-agad hanggat hindi natin nare-realign yung budget natin na nakatuon dun sa mga programa at plano at polisiya natin. Kasi syempre, iba yung direksyon ng nakarang administrasyon, iba naman yung sa atin. So, we will have to do that. Remember, we are entering San Juan City Hall after 50 years of their full control. Hindi lamang yung City Hall, syempre yung iba't ibang mga barangay, lahat yan, kumbaga very established sila
in the last 50 years. Mm-mm. So, pagpasok natin, maninibago rin ang City Hall, mm-hmm. yung mga barangay officials. We have to really work together. Marami ka bang nakikitang dapat na bakbakin sa mga dating pulisiya? Kasi parang, yan yung isa sa pinupuna din ng iba na kasi nawawala ng continuity doon sa mga inumpisahan ng mga nakakaraang administrasyon. Although, yung iba naman okay naman daw, pero ayaw na maisakay doon sa pangalan ng nakaraang administrasyon, kaya kailangan baguhin. Marami bang gano'n na nakita mo? Actually, para sa akin, and this is with all honesty, mm-hmm. kung may mga programang magaganda, didiretso natin, tutuloy natin. Mm-hmm. Kung meron dapat baguhin, mabaguhin natin. Pero one major concern really sa San Juan Medical Center. Okay. At yun, ilang beses ko nang sinabi. In fact, araw-araw ko sinasabi mm-hmm. na ang San Juan Medical Center kailangan talaga gawing isang tunay na public hospital. Mm-hmm. Alam ng buong San Juan ang kalagayan ng aming hospital. Mm-hmm. At yan, talagang gusto ko aralin at maintindihan bakit na. Bakit in spite of the fact na 2.5 billion pesos ang pondo mm-hmm. ng San Juan City Hall. Bakit ganyang kasama ang serbisyo ng ating ospital? Mm-hmm. So yun eh, yun na talagang papagtuon na natin ng pansin. Mm-hmm. Kasi may pera naman po ang... Pero wala ka ba nakikita doon na maaaring maging problema mo with regard to the contracts that were entered by the past administration that you need to comply with? That is why we have to really have a full review. Tandaan niyo, Kuya, wala kaming access sa lahat ng dokumento, wala kaming access sa mga kontrata. Bulag pa kayo doon. Bulag pa tayo at this point. Eh. That's why the transition team is very important. Mm-mm. Kailangan mag-turnover sila ng mga dokumento, Mm-mm. ng mga kontrata. Mm-mm. Kinakailangan maging transparent ang kasalukuyang administrasyon Mm-hmm. sa atin kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng ating lungsod. Mm-hmm. Sa ating utang na 1.2 billion pesos, ito po'y inutang ng kasalukuyang administrasyon. Mm-hmm. Magkano ba rito ang ibinabayad? As interest, magkano na ba ang current debt servicing? Mm-hmm. Magkano na ba ang naibayad at magkano ang babayaran pa? Mm-hmm. Ito yung mga tanong na kailangan malaman natin para yung tatlong taon na parating, yung pondo ng City Hall, alam natin kung paanong wastong gamitin. Tingin mo ba may dadatnan ka o puro utang ang sasagupain mo? Ako, tingin ko... Mauubos talaga ang pera. Oh, parang pagdating mo. Wala na. Oh. Bokya ka. Ano, honestly, hopefully hindi. Ako yung nananawagan sa kasalukuyang administrasyon, wag naman sana ubusin yung pondo. Mm. Ngayon, ito, natatawa kayo, pero sana kung mahal ninyo ang lungsod ng San Juan, kung mahal ninyo ang ating mga mamamayan, wag nyo naman pong ubusin. But that's one of your worries. Of course. Uh-huh. I don't know how much money we have at this point. So, right now, right now they are in General Santos City. Nagpo-planning session sila. So parang hindi mo alam ngayon kung ano, magkano ang habulin mo at sasabihin mo na, kailan lang meron to eh. Ngayon lang natin malalaman kasi hanggang June 30 pa ho sila. Ano ipapakita sa'yo? Ayun nga ho. parang ganun. Pero, hindi pa ba sila yung bang past administration sa San Juan? Wala pa bang pag-reach out sa inyo? I mean, para mas maging maganda yung inyo namang samahan after this. Parang, okay, all's well that ends well, bati-bati na tayo. Wala pang ganun. Right now, wala pa. Right now, wala pa. But you're willing naman na makipagbati sa kanila. Of course, yes. Oh. In fact, I want to meet with Mayor Gia. Total, tapos na naman yung... Election, no? Oh. Hindi naman siya ang nakalabang ko nitong 2019. Mm-hmm. We really have to meet and sit down, talk to each other. Kasi transition ito eh. Mm-hmm. From her administration to ours. Mm-hmm. Isang katakutan ngayon dito, yung mga bata ng mga nakaraang administrasyon. Di ba? Parang, eto na ang Mayor Francis Zamora. Baka naman pagdating mo doon eh, sabihin, naku, patay na tayo dito. Puro gulong ang ulo ang abutin natin dito. So, plano mo bang talagang lalusin yung mga ugat dyan ng nakaraang administrasyon o magtira naman ng kahit na ilang dahon? Basta naman naging tapat at totoo sila sa kanilang paglilingkod. Can you say that? That's why we have to have a full inventory also Uh-oh. Of the personnel. Uh-oh. Kaya aralin natin. Kaya nga, iba yung mapanalo mo yung eleksyon, iba yung paghandaan mo yung administrasyon na mula June 30 sa pagpasok natin. Mm-hmm. Ngayon pa lang, ang dami ko na pong ginagawa. Mm-hmm. I'm actually...
collating all the names of the personnel. Mm-hmm. I have to review yung mga current department heads, yes, current employees, no? Ano ba ang naging performance nila nung sila ay naglilingkod sa mga nakarang administrasyon. Sino ba yung mga sumaksak sa'yo doon? mga Ito, sinaksak ako nito. Doon ka. Kasi di ba ngayon, ang magiging isang problema mo dito, yung ine-expect ng mga kababayan mo na pinangako mo sa kanila, ine-expect din nila na magiging performance mo, gaano katagal ang honeymoon period na tinitignan mong kailangan sabihin mo sa kanila, give me at least this length of time para ko lang po maiporma muna yung dapat ko iporma, and then that's the time I will start delivering the goods. Well, malaki talaga ang adjustment period natin. Sapagkat, like what I said, no, 50 years in place, itong sistemang yung babakbakin mo nandito. You're talking about a system that has been in place for 5 decades. Mm-hmm. Yung mga empleyado mula nung panahon pa nga ni Mayor Erap, eh. Mm-hmm. Meron pa rin mga kahit nag-retire na, consultant pa rin. No? Hindi talaga nawawala. Eh. Yung mga empleyado nung panahon ni Senator Jinggoy, Senator JV, of course, yung kay Mayor Guia. Yan lahat nasa City Hall ngayon. Mm-hmm. So, ako'y umaasa na susuportahan nila yung bagong administrasyon. Mm-hmm. Sapagkat lahat naman ang gagawin natin ay para sa ikabubuti ng ating lungsod. No? Mm-hmm. At tama na yung politika, no? Suportahan natin yung mga plan at programa natin na taporma para sa San Juan. So, mga gaano katagal ang kailangan mo para at least masabi mong, okay, eto, pwede na akong makapag-deliver. At least itong period na to, bigay nyo lang sa akin. Pag-aralan, bakbakin yung dapat bakbakin, tignan yung dapat na tignan, makalkal yung dapat na makalkal. Hindi naman isang term ang kakailangan mo dyan. Kasi 50 years yung babakbakin mo, di ba? Parang medyo, it's really a Herculean task. I mean, it's understandable na talagang medyo mabigat-bigat yung babalikan mo at iisa-isahin, ano? Sa tingin mo, anong ample time nang dapat na ma-consider naman? Kasi parang yung mga tao naman sa inyo, hindi naman sila yung maparang, wala pala eh, pareho lang din yata ito, eh. Mga tipong ganun. At alam mo naman, minsan, maiksi ang pasensya ng mga nag-umaasa. Honestly, kuya, hindi ko masasagot yan ngayon sapagkat malalaman ko palang pagpasok natin gaano ka-cooperative yung mga City Hall employees natin, yung mga department heads natin. At gaano kalala? Gaano kalala? Kasi tandaan ninyo, we have never had access to all of this. Uh-huh. Kumbaga lahat ito, sikreto. Sila lang nakakaalam. Will you be the same? Of course. I'm always Francis Zamora. No, but will you be like them? Ah, no, no. Na hindi nalalaman yung ano. Baka ikaw lang naman din makakaalam ngayon ng mga noong araw, tinago nyo. Ako naman magtatago ngayon. Ganun. No, alam nyo, kuya, no? Bakit nagtiwala ang mamamayan ng San Juan sa atin? Mm. Siguro nakita naman tayo ng mga katangian na nagustuhan nila. Mm. Kaya tayo po'y inihalal. No? At pinatunayan naman natin sa ating mga mamamayan kung ano yung pagkataon ni Francis Zamora. And I believe that's why we won. Mm-hmm. Because they saw in us characteristics of a good leader. Mm-hmm. And I will be. That I promise to San Juan. You have that fire now at saka yung talagang enthusiasm. And of course, gusto mo makapagtrabaho ng mabuti. Ano ang nakikita mo na magiging significant na immediate na pagbabago sa San Juan na makikita ka agad? Yung bang parang visible agad? Na, kasi sabihin mo, gawing smart city, etc. And all of those things na pinaplano. Pero yung magiging evident agad na eto kagad yung tatak ng Francis Zamora. Yung malinis at maayos na pamamalakad. It's very general, but you have to be from San Juan to understand what I'm talking about. Mm-hmm. So, the overall governance will be very different. Mm-hmm. Yung style kasi nila, I believe it's the old style politics. Eh. Mm-hmm. Ito ngayon yung makabagong paraan ng paglilingkod. Mm-hmm. I'm very hands-on. Ako, I'm very visible. Mm-hmm. Talagang ako bumababa sa barangay. Alam ng buong San Juan yan. Araw-araw na sa barangay ako. Personally, kumbaga, you can talk to me, you can approach me.
Diba? Mm. Pwede mo akong lapitan anytime. No? Madaling lapitan, madaling hanapin. Definitely, because ako mismo ang mupunta sa barangay. Meron kasi nga, madaling lapitan, mahirap hanapin. Oh, maraming ganun no, talaga. Lalo na pag nanalo na. So tayo po, yun pong personal characteristic ko. And you will continue doing that? Yes, I mean, going. I will. Because that's my strength. Kaya ako malapit sa tao sapagkat ako mismo ang pupunta. So, mas naiintindihan mo yung predicament nila. Pag nakikita mo, nararamdaman mo, nararanasan mo mismo yung tunay na kalagayan nila, mas makakagawa ka ng solusyon sa mga problema ng ating mamamayan. Kaya naman ako, kahit saan ako umabot, hanggang sa pinakadulong eskinita, hanggang sa pinakamalalim na looban, yan, pinapasok ko yan. Kasi doon mo makikita eh. Ito pala ang pangangailangan, ito pala ang problema. Mm-mm. Hindi pwedeng nakaupo ka lang sa opisina mo at nagingintay ka ng report na kailangan ikaw mismo ang nandun. Pero to you, what is the real definition of smart city? Parang, kasi parang ngayon, smartphone, diba, lahat mga maraming smart-smart na eh. Yes. No? May smartmatic, yun ang parang... marami naman, at marami rin namang smart mandaya, yung mga ganun. ano ba yung smart city? Ano ba yung definition mo ng smart city? Pag sabi mo smart city, high-tech ka. Okay. High-tech. One, yung pinangako nating digitally connected ang San Juan. We will provide for free Wi-Fi. Okay. Libreng Wi-Fi sa buong, bawat barangay. Ano buong yes. San Juan na yan? Yes, we will set up access points in different barangays. Kung saan manggagaling yung internet signal. May kausap na ba kayo dyan, Mayor? Kasi... No, right now... Minsan, may Wi-Fi, walang signal. may Wi-Fi na nga, super, may signal. Di ba? Siyempre, wala pa tayong specific na kinakausap. Wala pa kayo kinakausap. Because that has to go through a process, a bidding process. But we have... we already know the kind of service that we want to provide. Ngayon, marami na rin siyempreng nagpapadala ng mga proposal, yeah. Kung ano yung mga services na offer nila. Mm-hmm. We will choose the best service possible for San Juan. Pero ano bang vision mo doon? Why do you want that? Why do you want San Juan to be parang interconnected at saka yung meron? Kasi siyempre, may nasa isip ka bakit gusto mo yan na malagyan ng Wi-Fi at magkaroon sila ng access dito sa mga ganitong klase ng technology. You have an ultimate goal for this one. Ano yun? Well, we have to connect the people to the city government as easily as possible. Ngayon, kapag Wi-Fi na yung lahat ng barangay, lahat meron ng access. Ngayon, meron naman internet access ang mamamayan natin. Pero nagbabayad sila. So, kunwari, ikaw ay nag-aaral. If you browse through the internet to study, you still have to pay. Ngayon, kung meron na tayong mga Wi-Fi zones sa iba't ibang barangay, may access ka na sa internet. Even yung overall governance natin. Kasi ang gagawin natin, we will create a San Juan City application. Yung San Juan City app. Kung saan, ikaw bilang isang residente, you can register sa app na yun. Gaya ng Facebook, di ba? Ang Facebook ay isang app. Meron kang account, meron kang Facebook account. So ito, you can have an account as a San Juan resident, which will enable you to communicate with the city government. So halimbawa, kailangan mo ng responde ng police, ng ambulance, ng bombero. Alam nila na yung phone mo or yung account mo ay nakahukap sa City Hall. Kaya ito sapagkat maliit lang ang San Juan. Mahirap pag malaki. But San Juan is only 5.94 square kilometers. Mas malalaki pa yung ibang airport sa ibang bansa kaysa sa San Juan. Kaya hindi imposible. In fact, talagang kayang gawin na ang buong San Juan ay digitally connected. You just have to really place the access points in strategic locations. Tapos yung signal niyan, magkakalat na. Magkakaroon na tayo ng access para dyan. So, you can also transact with the local government online. Mga application ng permits, assessment ng taxes, yung job generation, employment opportunities. High-tech na tayo. We're in the internet age. In fact, kinakailangan i-maximize natin yung current technology. Diba? Lahat ngayon meron ng smartphone. Lahat nakakapag-Facebook. Diba? Lahat may access sa internet. So,
instead of just spending your time browsing through social media, you can actually do more significant things through the internet and through your smartphone. Lagi ngayon, pinag-uusapan kasi pagka mga pagsisirbisyo, yung health, yun nga sabi mo, tututukan mo yung pati yung inyong ospital, ano na pangangailangan. Isa pa dyan is education. Tama. Ano, at saka yung job opportunities. Tama. Ano nyo ngayon dito sa education system ninyo and yung job opportunities, employment sa inyong bayan, Mayor? Unahin ko yung sa education. Oo. Ako, swerte po ako sapagkat ang congressman ng San Juan ay aking ama. Kaya magtutulungan ho kami. Eh, yung mayor at ang congressman, magtutulungan. Currently, my father, siya po ang nagpapagawa ng mga public school buildings natin. He's able to get funds from the national government for San Juan. At lahat po ng mga public schools mula noon hanggat ngayon, si Congressman Zamora po ang nakakakuha ng pondo from the national government from San Juan. The people of San Juan know this. Right now, all the schools, all the public schools na siya rin naman po ang nakapagpagawa all these years, yan po ay ginigiba para gawing mas malaki, mas makabago. So, we are investing in the infrastructure in our public school system para yung mga silid-aralan mas malalaki, yung mga building mas malalaki, mas matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Ngayon, dahil magkakampi na po ang congressman at ang mayor, kami naman po in the side of the local government, of course, yung supporta namin in terms of dun sa teachers, no? Kailangan nating i-review ano ba yung mga current policies nila sa mga public school teachers natin. Kasi maraming umaangal na yung mga benepisyong dapat nakukuha nila, hindi nila nakukuha. So, babalik na naman tayo dyan sa budgeting, no? Aaralin natin ano ba yung mga benefits na nakukuha nila ngayon, ano yung mga kulang, ano yung dapat nila makuha. So, pag ang teachers ganado, magturo, natural, araw-araw na sila ay aharap sa kanilang mga estudyante, mas positive yung aura, mas mag-enjoy sila magturo. It's an overall approach, holistic approach yan. So, with the local government and the congressman working together, hand in hand, we can address all of this. Yung internet natin, di ba? Ngayon, yung mga school, public schools, of course, priority areas yung mga public schools natin. The children, the students will now have access to Wi-Fi in the public schools. So, maganda na yung mga paaralan nila. Meron pa silang Wi-Fi access. Yung current na mga binibigay sa kanila mga gamit, of course, dadagdagan natin. Titingnan, i-review natin ano ba yung mga libreng nakukuha nila. May libreng uniforme ba? May libreng mga libro ba? Kailangan natin na tulungan yan. Right now, meron din through the Congressman Educational Assistance Program for all our students in both public and private schools. So, meron tayong pondo. Nasa tamang paggamit lang talaga yan. Pagdating naman sa job generation, ako po ay gagawa ng San Juan First Policy. Ang ibig sabihin ko niyan, priority ang taga San Juan na magtrabaho sa mga negosyo sa San Juan. At yan, madali lang eh. Because kakausapin lang natin dyan yung business sector ng San Juan. O, ano ang negosyo ninyo? Restaurant ba? Tindahan ba? Construction ba? O, gagawa tayo ng batas na mamandato na priority ang taga San Juan. Actually, meron kasalukuyang ordinansa yan eh. Ngunit hindi po naipapatupad. Hindi rin na napapatupad. So, meron mag-implement na kayo ng San Juanization. Well, just like in America, di ba? Oh, ano bang ginawa ni President Trump? Priority yung mga Amerikano na magtrabaho sa Amerika. Pero din dito sa San Juan. Dapat ang San Juaneño magtutulungan. So matagal, meron na kayo niyan na ordinansa? It was never implemented properly. So parang sa inyo ngayon is implementation na lang din? I will also... I will also request the Sangguniang Panlunsod to amend this ordinance. What specific amendment do you want to... Yung ngayon kasi nakalagay 50%. Okay. 50% lang. Oh. So I have to set... So, ang ilang percent ang gusto ninyo? Well, we have to put guidelines. Kumbaga,
naintindihan naman natin na ang empleyado meron siyang hinahanap na qualifications. So kailangan pumasok ito within qualifications. But if these qualifications are met by our San Juaneño constituents, walang dahilan na hindi nila... Parang all things being equal. Yes, all things being equal. You should get someone from San Juan. San Juaneño. Now, we will have big job fairs with all of these employees and employers together. Mga taga San Juan, kunwari, anong hinahanap nila? Construction workers ba? Drivers ba? Yung marunong ba magluto? Mga skilled workers? Hindi kasi talaga nasundan ng ordinansang ito eh. Kasi, halimbawa kuya, sa Green Hills lamang, libo-libo ang tiyangge. Kung ang tendera ng tiyangge, puro taga San Juan, ibig sabihin, libo-libo na agad yung mabibigyan mo ng trabaho. It's as simple as that eh. Pero hindi natutukan. Hindi na implement. Hindi na patupad. Sayang. Very basic. Nandun sa kanila, dayo. Dayo. Pangalawa, yung City Hall, hindi siya naging strict sa implementation. Dapat pag nag-apply ka ng business permit, you have to submit yung profile ng empleyado nyo. Papatunayan mo na talaga mga taga San Juan sila. So, dun pa lang, you already increased the job opportunities for San Juaneños. Now that you're already there, anong biggest hindrance na nakikita mo para magawa mo yung lahat ng gusto mo? Meron pa ba na unang munang dapat na hawanin o parang linisin bago mo magawa yung lahat na nasa sa isip mo? Kasi minsan ganyan ang isa sa problema. Much as you wanted to implement a lot of things, there are hindrances. Ano yung nakikita mo pinakamalaking hadlang sa'yo ngayon dyan para mas smooth mo magawa yung trabaho mo bilang ama ng San Juan? Siyempre, politika. Okay. Oh, dahil meron Estrada loyal followers. Meron silang mga supporters. Halimbawa na lang sa City Hall. 'Di ba? Mga empleyado ng pamilya Estrada for the last 50 years. Will they be cooperative? Yun yung mga katanungan natin eh. Si ba. Kinakailangan maintindihan nila na it's a matter of me being able to inspire them. To motivate them to support our executive agenda. Diba? Pag makita nila na, si Francis Zamora naman pala, maganda naman ang hangarin para sa atin. So at first, hindi mo muna sila tatanggalin. Kasi ang problema kasi dyan, alam mo, yung pangamba mo rin palagi eh. Diba na you will be working there. And ang gusto mo din naman, syempre, eh yung talagang kaisa mo ng direksyon. Tama. Hindi yung gagawa ng sariling direksyon. And for all you know, eh bukas makalawa, dumudugo likod mo. Parang ganun. Dahil ang dami mo saksak. Mabuti na mabuti. Medyo matangkad ka. Hindi mo basta abutin. Hindi ka basta abutin sa ulo. Parang ganun po. Kaya lang, puro likod ang abutin sa'yo dyan. So, ang ano mo dyan, ang tinitingnan mo talaga dito, ano muna, dadalhin ko muna yung lahat ng mga tao ko, tabi muna kayo, lipat ko muna kayo para makatrabaho ko mabuti. Is that... Of course, I will bring in my team. Yes. I need my team with me. Oo, kasi yung team ko, siyempre, yun yung nakakaintindi. Alam na nila yung gusto mo. Alam nila yung direction ko, kung ano yung mga polisiya ko. At the same time, ito yung alam kong maasahan ko. Kung mapagtitiwalaan. Papagkatiwalaan. Paano ko rin naman ma-implementa yung mga gusto kong gawin kung hindi naman ako susuporta ng City Hall. So, ano yan eh. Yan yung challenge. Of course, right now, hindi ko pa masasabi sapagkat hindi pa tayo nakakaupo. Pero pag nakaupo na tayo, dun ko makikita, mararamdaman, supportive ba sa ating administrasyon ang mga empleyado. So, okay naman sa'yo yung mga babalimbing? Pwede na pa. Okay, siyempre, gano'n. Ikaw na ako, hindi, mayor! Ganyan. Noon dati. Sa totoo lang, ang dami ka na kaibigan ulit ngayon. Tumatawa. Ang daming nagte-text. Ang daming nagko-comment sa social media na mga hindi naman talaga nagko-comment dati. Hindi naman ako tinatawagan dati. Hindi naman ako tinatext. Ano naman yan? Kumbaga, normal lang na mangyayari yan. But of course, I have to really survey the horizon. Titingnan ko talaga. Kasi ultimately, I need people who will help me govern
well. Mm-hmm. Diba? Correct, correct. Kung susuportahan mo ako sa mga gusto kong gawin para sa San Juan, hindi tayo magkakaproblema. Mm-hmm. Pero kung sila pa yung mangunguna para harangin at hadlangan mm-hmm. yung mga gusto natin gawin, magkakaproblema. Ano ang mga nakikita ninyo mababago in terms ng mga negosyo sa San Juan? Meron ba kayo na, bukod dun sa sinasabi nyo na San Juaneño first, meron bang mga, like, halimbawa, with regard to taxes o yung bagong sistema sa iba't ibang mga negosyo at prioridad na gusto ninyong mailagay na negosyo? Meron ba kayong ganyan na sa isip na yun, Mayor? I want to create a business district in San Juan. Meron tayong Green Hills Shopping Center. Yeah. Barangay Green Hills is geographically half of the city of San Juan. So kalahati ng lupa ng San Juan ay Barangay Green Hills. At nandito ang karamihan ng investments. Mm-hmm. So I really want to create a business district in San Juan, and the most ideal area really is Barangay Green Hills. Mm-hmm. Buti na lang, no, ang Barangay Council ng Green Hills ay kakampi natin. Mm-hmm. Kaya mas madaling ipatupad yung mga plano natin. Of course, we encourage investors to come in. Bago na yung pamamalakad, bago na yung leadership. Mm-hmm. Diba? I will be very, very business friendly. Oh, pero when it comes to investment din kasi, Mayor, meron din kayong syempre iniisip na i-prioritize. Parang ito yung mga negosyo na gusto kong gawin dito talaga at i-encourage na investors dito sa aking bayan. Kasi meron, sabi nyo, meron akong nakausap ng interview ko dito. Pag ako nanalo, eh, lahat ng mga pasuganan, yung mga tipong gano'n, yung mga... Ibig sabihin lang po, when, kahit na yung mag-encourage kayo ng mga investors, meron din kayo syempre gustong i-prioritize. Yes. These are the kinds of businesses that I want to be in San Juan. Yes. Ano po yung ano na yun? Mas, kumbaga, ngayon pala, at least makaka-invite na din kayo ng investors. Well, yung Barangay Green Hills is very ideal for a central business district. Ibig sabihin, mga corporate offices, you know? Okay. BPOs. BPO. Marami ng BPO. But ang Ortigas kasi, ang Ortigas, ang company, no? Sila ang may-ari ng Green Hills Shopping Center. Nagkausap na kami niyan. Okay. Even before we won as mayor. Mm-hmm. At plano nilang i-redevelop yung Green Hills Shopping Center. Okay. They have a new long-term master plan wherein they will also build the BPOs. Job generation din to para sa amin. Mm-hmm. Ang super block kasi yung super block yung Green Hills. Ibig sabihin, yung zoning regulations dyan. Mm-hmm. Talagang ano yan eh, ideal for business growth. Mm-hmm. So, we will work hand in hand with them because they are the biggest investors mm-hmm. in San Juan. So, yung master plan nila, aaralin din natin mabuti kung paano magko-complement din dito sa overall plan natin for San Juan. And even when I was a councilor and even when I was vice mayor, ano naman, we already had a good relationship with the Ortigas. Mm-hmm. Right now, ang Ortigas is merong ownership ang Ayala at SM dyan. Mm-hmm. So I will, now that we have officially won, I will sit down with them and incorporate kung ano yung nasa master plan nila. Because mm-hmm. ano yan eh, kumbaga meron na tayong infrastructure na nandyan. Mm-hmm. Ayusin na lang, papagandahin na lang. Even in other barangays, we really have to encourage businesses to open, investors to come in. Ano na to, I'm not limiting myself to local. Oh. You also have opportunities from foreign investors mm-hmm. to come into San Juan. Mm-hmm. San Juan is in the geographic center of Metro Manila. Mm-hmm. Kaya kung ikaw ay nag-iisip, no, magandang mamuhunan sa San Juan sapagkat it's accessible from all nasa gitna, cities eh, in Metro Manila. Pero ano ba, do you intend to give some relief para sa mga negosyante para ma-entice sila na mag-invest dyan sa inyong area? Like probably for the first
year na ganito, ay bigyan nyo ng mga malaking tax relief or things to that effect. I'm currently reviewing kung ano yung mga policies na in place because ito, when Taguig, no? When BGC started, mm-hmm. yan ang ginawa nila. Gumawa sila ng mga tax incentives mm-hmm. to lure mm-hmm. investors and businesses who were then in Makati. Mm-hmm. Yung mga negosyante ng Makati, lumipat sa Taguig kasi mas maganda yung mga incentives eh. Mas enticing for businesses. Mm-hmm. So this is what we will do also. Na ngayon, nagmahal na. Ano kasi, yung isipin niyo yung BGC, no? From when it started, I think around year 2000. So mga 19 years na rin or 20 years. Parang 1999 towards 2000 mm-hmm. yun eh. Look at the BGC now after 20 years. Marami nang nabunot from Makati. Ah, definitely. So, gusto mo rin bumunot sa Makati? Well, no? O sa gusto ko magkaroon ng sariling BGC. Gusto ko magkaroon ng sariling business district ang San Juan. Kasi meron naman kami opportunity na gawin yun. Marami pa namang mga investors. Eh, yes. No? And also, the business climate will be very positive in San Juan. Hmm. Kapag makita ng negosyante, maayos kausap yung city government. Mm-hmm. Si Mayor Francis Zamora, maayos kausap, supportive sa mga negosyante. Mm-hmm. Hindi tayo pinapahirapan. Hindi kinukutongan. Exactly. hindi bawa, munting kibot. Tama ko. Parang Koreano. That's why. Korean. Papakita natin yung kaibahan ng administrasyon ni Francis Zamora. Okay. So, remember, this will be something very new. Diba? Mm. Pag yung, lalo na yung mga big players, pag makita nila, maayos naman yung Francis Zamora, maayos yung San Juan. Madaling kausap, hindi tayo pinapahirapan, hindi tayo iniipit. Mm. More investors will come. Kasi word will spread eh. Mm. Madali kausap yung city government ng San Juan. Sige, magpasok tayo ng investment dito. Pero ano yung ayaw mo na nandun ngayon sa San Juan? Gusto mo... Medyo ayaw ko nitong mga ganito dito. Well, marami talagang ipit-ipit kumbaga. Mm. Para umusad yung mga permit, iniipit. Mm. Para makapagtayo ng mga building, iipitin. You know, the usual. Ito yung sistemang papalitan natin. Mm. Kumbaga, meron naman talagang corruption. Mm. Diba? So, we will really stop the corruption that's happening. Nagpapahirap sa negosyo. Totoo. Yung bureaucracy, mm. yung red tape, mm. simpleng mga opeles permit na dapat agad-agad. May problema. May problema to. Hindi pwedeng ano. Itong fire ano nyo na to. Hindi pwedeng sprinkler na yan. Kailangan sa amin kayo bumili. Mga ganun. Pag may problema, may dahilan na ipitin. Yun ang nakakalungkot. Pati yung ano yan, fire extinguisher. Kailangan yung fire extinguisher. Hindi pwedeng hindi sa amin bibili. Yung mga tipong gano'n. Kaya gano'n, di ba, Mayor? Ano? Gano'n. Well, sa pagbabalik po natin, bigyan natin pagkakataon mismo yung mga taga San Juan para kayo po'y direktang makausap at mailahad naman nila kung ano ang kanilang mga ibig na idulog sa inyo at mga bagay na maaaring kanilang inaasahan ngayon po na kayo ay naluklok na bilang ama ng bayan ng San Juan. Sa pagbabalik ng programang Bawal ang Pikon! Welcome back! Ito po ang programa ang Bawal ang Pikon! Ang ganda talaga yung tipan ng kape. Sama pa rin po natin si Mayor-elect Francis Zamora ng San Juan City. Before naibigay ko sa iyo yung mga questions at yung mga remote points natin ng mga taga San Juan, how does it feel na ikaw ay meron pang nakabitin na protest, recall, tapos hindi na natuloy. Kasi inabutan na, na-overtake ka na ng events. Yes. Diba? Parang deemed moot and academic na yun. Yes. Pero hindi ka ba nasiraan na? Kasi maraming natatalo. Pagka natalo, medyo, alam mo yan, nagpapaputok na lang ng daliri sa, medyo... nadidepress at ayaw na din. Lalo na kung alam nila talaga napakalaki na expenses talaga pagka-election. How did you cope up with that?
Kuya, I'll be honest with you, no? Napakahirap ng pinagdaanan natin itong nakarang tatlong taon. Mm. Mula nung 2016, nung natalo tayo nung election 2016, nagkaroon po ng movement mula sa mga supporters natin to file a recall petition. Mm-hmm. And within 9 months, nakakuha sila ng 30,000 signatures na ifinile nila sa COMELEC yung petition. Mm-hmm. Mahabang-mahabang proseso yung pinagdaanan. Eventually, ito po ay inaprubahan ng COMELEC. Mm-hmm. Ngunit dahil merong ban yan eh. You cannot have recall elections 1 year before the next election. So yung deadline ko noon for recall was May 12, 2018. Mm-hmm. Na nung na-approve ng COMELEC yung recall petition towards February or March last year, kahit na-approve na siya, yung proseso, umabot na po siya, Kuya Daniel, sa meron ng sinet na verification day. Okay. Nung unang araw dapat ng verification, kung saan isa-isahin yung mga firma na 30,000 nakalap. Mm-hmm. Biglang nagsabi yung COMELEC, wala raw budget para simulang i-verify. Mm-hmm. So nakita nyo talaga na at every stage, inipit po kami. So parang feeling mo din doon, nacho bibo kayo doon? Eh, ganun talaga. Kasi ano po yun eh, nandun na yung proseso, pinagdaanan natin eh. Mm-hmm. Kumalap ng pirma, nakuha naman yung needed. In fact, ang required no, para matuloy yung recall elections, only 15,000 verified signatures. Nakakuha tayo ng 30,000. Yes, sisimulan i-verify yon. Ngunit hindi nila pinasimulan eh. Hindi nila verify. Dahil wala daw pera. Yeah. Dahil wala raw pera, wala raw pondo. Eh, isipin nyo, bakit nyo kami papabayaan na kumalap ng firma? Bakit nyo aprobahan? Ang COMELEC mismo nagsabi, aprobado yung recall petition. Ito na, nung sisimulan na, bigyan sasabihin, walang pondo. So, parang pinasakay ka lang. Well, pinaasa nila yung lahat ng pumirma. Mm-hmm. Hinarang at all stages. Dinelay ng dinelay. Mm-hmm. It's a legal tactic actually to delay it. But you were able to get at least 30,000 signatures. 30,000, yeah. Ngayon na ngayon, ang lumito naman sa boto mo, 35,000 mahigit, di ba? 35,060 to be specific. Oh. Kaya ano yun eh, yung siguro yung gigil ng tao eh. Mm-hmm. Kasi isipin niyo po, mula 2016, a lot of San Juaneños questioned the results of 2016. Kaya naman nagkaroon ng recall petition. Mm-hmm. Kasi very anomalous yung naging halala ng 2016. So pwede mo sabihin na nakatulong naman sa'yo yun dito sa election na to ngayon? Definitely. Oh. Kasi ho, yung masakit, malungkot, na pinagdaanan natin ng tatlong taon, lahat ng pagsubok, lahat ng sakripisyo, kumbaga naipon ho yun sa damdamin ng mga mamamayan ng San Juan, lalong-lalo na yung mga supporters natin. Mm-hmm. Yung pinagdaanan ko po, pinagdaanan din nila yan. Yung pagsubok na pinagdaanan ko, pagsubok din nila yan eh. Mm-hmm. Yung sakripisyo yung pinagdaanan ko po, sakripisyo din nila yan eh. Mm-hmm. At hindi po nila ako iniwan sa labang ito. Ano ba ginawa mo nung natalo ka? Nagpatuloy po ako maglingkod. Kahit natalo po ako, tuloy po rin ako naglingkod. Mm-hmm. I served as the head of Congressman Zamora's district office. Mm-hmm. Ibig sabihin, nandun pa rin yung presence ko araw-araw. At least hindi ka naglupasay sa kalungkutan. No? Di ba? Meron ganun. O kaya, of course, immediately after losing, talagang papagdaanan mo yung proseso na talagang malulungkot ka, isipin mo ano nangyari. Pero nung umikot ako, muli sa lahat ng mga barangay. At makita ninyo yung tao talagang umaasa po sa akin. Yun naman talagang dahilan bakit ko ito ginawa uli. Sapagkat nakita ko, naramdaman ko, na ang San Juan handa na sa pagbabago. Na kahit hindi po natin na kami itong 2016, maraming umaasa na lalaban ako uli. Sapagkat nakikita nila si Francis Zamora lang ang kayang tumalo dito sa pamilya sa Estrada. At least yun, coming from a parang mula sa isang pagkatalo, sumipa ka pa ano ulit para eto ang pagbabalik ng parang ganun. Gigante. Well, parang eto na nga. Eh ano mapapayo mo ngayon sa mga natalo? Well, yung sa mga hindi pinalad yung halala. No? Mm-hmm. Kung talagang... Kasi parang yung isa, sabi nga ni... Ano sabi nga, Mayor? Hindi ko pa rin, mga pwede wala ko. Napakahirap ko, isipin ko, ano nangyari? Ano ba yung ipapayo ko? Kamahipan ako ng hangin.
ano may papayo mo ngayon sa kanila? Kasi hindi sabi mo nga, alam mo ngayon yung damdamin ang natalo. Oo. Diba? So, what can you tell them? Kung talagang nasa puso't damdamin mo ang maglingkod sa taong bayan, hindi ibig sabihin natalo ka, ititigil ka sa paglilingkod. Mm. You can still serve the people even without position. At yan po ang aking ginawa. Wala man akong posisyon. Hindi man ako halal. Ako'y pribadong mamamayan lang eh. Hanggang ngayon naman, pribadong mamamayan ako eh. June 30 pa naman po ang ating assumption into office. So I am just a private citizen. Pero every single day, mula 2016 hanggang ngayon, naglingkod ako na mismong galing sa puso. It's that passion to serve people. It has to really come from within. Gusto mo talaga. Hindi yung pinilit ka lang, hindi yung nape-pressure ka, kinakailangan talagang gusto mong gawin. So yun ang payo ko sa mga hindi pinalad, no? Patuloy kayong maglingkod sa inyong mamamayan. Patunayan niyo sa kanila na yung paglilingkod niyo hindi lang dahil gusto niyong manalo sa halalan. Pakita niyo talagang genuine yung service na gusto niyong ibigay sa tao. Yung magkano ba? People will see through that. Magkano ba ginastos mo ngayong election? Sakto lang naman. Sakto lang. Walang overspending. Ah, wala naman. Baka magaya ka doon sa mga nadi-disqualify. Siguraduhin mo, nabilang mo lahat. Paano pero mo? Ito po, Kuya. Oh. We do not pay supporters to attend our rallies. We do not pay supporters to join us sa mga events namin. Para may pinaparinggan ka. Ano? Meron ba nababayad na para pumunta sa rally? Ay, meron ganun. Magkano? Eh, 500 para lang pumalakpak. Okay. May ganun, dinabayaran ng 500 para mag-attend ng rally. Malaki-laki yun. Hakot mula sa Maynila para kunwari maraming tao. Eh, kami ho hindi. Lahat ng supporters po namin. Sa Maynila pa nang galing, ha? Oo nga. Sa dami ng parang iba nagbigay taga Maynila. Dinala sa San Juan. Parang magkakamag-anak ba yun? So, ibig sabihin ngayon dito, kasi laging tinatanong, kaya bakit mahalaga yung ginastos? Paano mo babawiin yung ginastos mo? Ganun na, hindi mo naman kayang kitain doon sa sweldo mo. Oo. Eh ako naman po, remember, we have natural support base in San Juan. Ibig sabihin yung mga naniwala po sa atin noong 2016, hindi po tayo iniwan eh. Kaya gabi-gabi nagpapasalamat ako sa lahat po ng nanatiling kasama natin. Kasi natural lang eh, kapag ikay nandiyon, masaya ang lahat, marami ka talagang kasama eh. Nag-gravitate sa'yo. Oo, nag-gravitate sa'yo yung mga tao eh. Pero nung natalo po ko noong 2016... Maraming nang iwan sa'yo? Ay, sigurado. So maraming umiwan pala sa'yo noong nakaraan? Opo, maraming lumipat sa kabila. Ngayon bumabalik? Merong bumabalik, merong ibang nagpapahiwatig. Yung mga bumabalik, tatanggapin mo ba? Kasi yun, nang iwan sa'yo nung araw, iniwan ka. Ngayon, babalik sa'yo. Tatanggapin mo ba? Well, kailangan mag-usap din kami. Okay. Usap lang. Usap muna. At least kinausap ka, di ba? Mabisyo ka naman, kinausap ka na nga. Eh. Gusto mo pa. Pero masakit po yan. I'll share to everyone watching. Masakit yung natalo ka. Tapos, iniwan ka. Kasi kung magandun mo nakita, yung taong ito, tinamahan ka lang dahil nandun masaya at maginhawa yung panahon. Pero nung natalo na ako, bilang na lang po yung talagang naiwan sa akin. Pero maraming supporters, nandun ba rin? But I'm talking about people who used to really be with me, yung araw-araw akong sinasamahan, biglang nawala, biglang naiwan. Kasi, kumaga tumaya sila dun sa kabila. Lalo na yung mga politiko. Na siyempre tumatay ang politiko eh. Nung natalo po ako, iniwan nila ako. Kasi ang tingin nila, mas may pag-asa na sila na pag sumuporta na dito sa yung nakaupong administrasyon. Kung nag-decision silang iwan po tayo, siguro, ang tingin nila politically, mas meron silang future dun sa kabila. Ngayon tayo po'y pinalad na nanalo. Sa kanila lang ngayon ko. Sino ba ang pinaka masakit na naramdaman mo nang iniwan ka? Sino yung nang iwan kayo? Gusto yung specific na pangalan. Oh, talagang dinamdam mo nung iniwan ka. Marami yung ganun, marami. Lalo na yung... Sa dami, wala ka matandaan. Baka maubos oras natin sa... Sorry mo. Yung pinaka...
Kasi merong ganun eh, di ba yung parang, kung minsan, you can afford some of those na umiwan sa'yo na okay, hindi masyado masakit. Pero meron talaga na pagka yun ang nang iwan sa'yo, parang hindi mo inaasahan, parang of all the people na, parang you are the last person na inaasahan ko na mananatili sa akin, na mang-iiwan sa akin, pero iniwan mo pa rin ako. Kaya ramdam na ramdam mo yun. Meron ba nun? Maraming ganun, pero hindi ko lang sasabihin. No. Alam bumabalik na, kilala na lang bumabalik na sa'yo ulit ngayon. Merong yun. Nagpapayuhatig, merong hindi. But in the end, you know, konsensya na lang nila yun. Kumbaga, konsensya na lang nila yun. Narinig nyo ako, konsensya nyo na lang yan. So, para... ano ba yun? Is that tantamount to saying, clicks lang, huwag na kayong bumalik? Ganun ba? Ganun ba yun? Wala naman akong sinabing ganun. Ngunit... Kaya ako nagsabi nun. Ako nagsabi nun. Pero sinasangayunan mo, sinabi ko. Pero ako, kwento ko sa inyo, no? Maraming din namang hindi nang iwan. Kumbaga, kung maraming nang iwan, maraming din hindi nang iwan. Mm-hmm. Kaya sa lahat po ng hindi nang iwan, maraming salamat po sa inyo. Yan. Maraming salamat sa mga hindi nang iwan. Manatili kayo. Oh. Ito naman, yun ang mga nang iwan. Oh. Okay. Sa mga nang iwan. Konsensya na lang po nila. Kasi yun ang ano eh, doon mo masusubukan yung pagkatao eh. Kung malungkot na, nandun pa rin ba kasama mo, diba? In, sabi nga, in good times and in bad, diba? Yung iba, pag bad times, wala na eh. Kanya-kanyang dahilan na eh. Ay, nako, ganyan. Pero nung masaya, nandun sila lahat. Sa ginhawa at sa ginhawa. Walang hirap, diba? Dapat sa hirap at ginhawa. Well, at least I feel you. And kaya nga eh, siguro nakarating na yung mensahe sa kanila. Pupuntahan natin ngayon yung mga remote points po natin sa Barangay Balong Bato, si Imelda Poronda. Eto, magandang umaga po sa inyo. Nandito po si Mayor Francis Zamora. Kayo ba yung nang iwan o sumama? Ano po ang ipaglilingkod? Go ahead po. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Mayor Francis Zamora. Isa po akong PWD. May itatanong lang po sana ako. Ano po ba ang pangunahing programa na gagawin nyo na para sa mga PWDs ngayong mayor na po kayo ng lungsod? Maraming salamat po. Well, alam niyo yung PWD. Ngayon lumalaki ang PWD sector because dati hindi talaga masyadong nabibigyan ng pansin. Mm-hmm. So we will really have a full office for PWD affairs. Lahat ng pangangailangan ng PWD, syempre, mapagtuunan natin pansin. First, we have all sorts of medical assistance, not just for PWDs, but for the entire constituency in general. Mm-hmm. But yung specific problems po ng PWD, syempre, gagawa tayo ng isang tunay na opisina na may pondo. Magkakaroon na kayo ng real representation and a real office with real funding to be able to address their needs. Bawat barangay, gagawa tayo ng PWD office mismo dun sa mga barangay hall. Bakit wala ba dati? Karatula lang? Wala talaga silang... May karatula. Walang laman. Napabayaan yung mga PWD. So yung senior citizens, PWDs, na they will have their own offices in all the barangays. Ngayon po, yung mga bagong barangay hall na pinapagawa po ni Congressman Ronnie Zamora, meron na mga PWD offices. But, of course, the PWD office is in City Hall. So, wala kami access doon noon. Ngunit, dahil tayo po'y nanalo na po bilang mayor, we will implement all the plans and programs for the PWD. Kumusta po ba ang ano sa inyo, ang PWD access sa mga iba-iba sa kalye, sa mga... Yan, wala pang masyadong infrastructure talaga. Hindi pa siya masyadong PWD-friendly. Opo, tama ho yun. Mm-hmm. So, yun ang gagawin natin. No? We will make infrastructure PWD-friendly. Ayan. Okay po, maraming salamat sa inyo dyan sa Balong Bato. Lipat naman tayo sa Barangay San Perfecto. Si Mang Normando Rabago. Magandang umaga po sa inyo dyan. Tuloy kayo. Nandito po si Mayor Francis Zamora. Good morning po, Kuya Daniel. Good morning po, Kuya Daniel. Morning din po kay Mayor Superman Francis Zamora.
Patungkol po doon sa war on drugs ng Pangulong Digong, tanong ko po sa inyo, sa paanong simpleng paraan po natin magiging drug-free itong ating lungsod? Salamat po. Madami ba ngayon? Significant ba yung drug problem niya? Ito, I will share to you something that happened. This is a fact. About 2 or 3 weeks ago, yung isang consultant on anti-drugs ng kasalukuyang administrasyon, pinatay niya yung kapatid niya at yung masahista ng kapatid niya na leader namin sa isang barangay. Pinatay niya sa sariling bahay ng kapatid niya. Something's wrong with that. Tipinin niyo, consultant ka ng anti-drugs ng city government. He acts as the counselor, yung guidance counselor. Yeah, siya yung nagsasalita dun sa mga surrendery. Siya yung nagsasabi, magbalik loob na kayo. Tapos siya pa yung papatay ng sarili ng kapatid. Tapos, leader pa namin yung pangalawang pinatay niya. Ano, addict? Addict. Addict din. Pero, addict pero consultant sa... Something's wrong. Baka ang kinukonsulta sa kanya, ano ba magandang tirahin? Ganun. Parang pero, pinapayo niya, eto, may bago ngayon, mga ganun. Pero may mali, di ho ba? Oh. So, dun ba lang eh. Yung the office of the vice mayor, I'm sorry to say, but office of the vice mayor ang nag-handle nun eh. So, may mali pa lang dun sa pamamalakad ng mismong anti-drug program ng San Juan. So, ayusin natin lahat ito. Because it's all about leadership. How do you intend to correct all of those? It's all about leadership. Kinakailangan talagang ipot. Kaya maglagay ka ng tao na alam mo namang pag ilagay mo, isipin mo, consultant. Ikaw ang nagka-counsel doon sa mga... So ang inilagay na consultant, mismo drug addict. So, parang ganun. Baka naman ilagay mo drug lord. wala to, hindi to tumitira, nagbebenta lang yung mga... Hindi, kasi kung minsan, yun ang nangyayari kahit dun sa mga ibang agencies, di ba, na involved dun sa mga... Parang sila yung nahuhuk dun. Paano nyo babantayan yan, Mayor? Oh, malaking problema talaga ang drugs. Oh. Kaya ako, kaya naman lahat ng local government sa buong Pilipinas, kaya naman talaga... naging masigasig sa anti-drugs is really because of President Duterte. Si Pangulong Duterte naman talaga ang nagsimula niyan eh. Nung sinabi niya ang priority niya ang anti-drugs, saka lang naman talaga sumunod yung mga local government units. Dati hindi naman talaga nabibigyan pansin niya. But now that we have been entrusted with the mayorship, we will work hand in hand with the president. Siyempre yung programa niya para sa anti-drugs. Ngayon, meron na akong pagkakataon. Kasi dati, nung vice mayor po tayo, ang hawak natin yung anti-drugs, no? Talagang napakaliit ng pondong binibigay sa atin. How will you fight the campaign against drugs? Yan ba manggagaling allocation nun sa inyo din sa city government? City government, yeah. City government. Kumbaga, hindi na prioritize, hindi na bigyan ng pondo. Tandaan nyo, ang kalaban nyo dyan, it's a billion peso industry yan, di ba? So, kinakailangan talaga. Meron ka rin pondong pala. Meron po ba kayo dyan sa San Juan na parang mga rehabilitation centers na meron din mga program for reintegration ng mga na-rehab na? There's no real one rehab center. Kumbaga, it's all community-based. But it is nice to really build and create a real rehabilitation center. So you're also talagang serious in supporting the government, in supporting President Duterte in his war against drugs. Opo, because kita salot sa lipunan eh. Kita nyo, may napapatay, may nabibiktima. Maganda yung ano eh, yung makapaglakad mga San Juaneño sa mga kalye na hindi sila nag-aalala na magiging biktima sa lansangan. Pwede nyo ba ipakita sa amin ang likod nyo? Ay, ano? Baka, wala ba kayong dragon dyan? O yan, magiging seryoso sila sa... Hindi, kasi talagang
kahit saan po ngayon, Mayor, talaga eh. Involved yung problema talaga sa drugs. But kailangan talaga ng tulong ng local government. Kasi kayo yung mas nando dun sa ibaba talaga. Para mas, pero sana po yung reintegration. Kasi sa mga nakausap ko na in the past, dun sa mga sumurender, dun sa mga nagpa-rehab dati, anong nangyayari? Nababalik lang din sila ulit. Kasi nga, yung rehabilitation hindi nagiging maayos din. Tapos yung reintegration program is very difficult. Dapat sustainable. Yes, yes. Hindi pwede yung ningas kugon lang na, kunwari, sige, nag-attend ka ng seminar, tapos na. Of course not. Kinakailangan sustainable yan hanggat makita mo ma-reintegrate mo into society. Yes, yes. Yung, sige, merong drug addict, inamin niya o in-accept niya na talaga, sige, addict siya at gusto niyang umasok dun sa programa. You go through the long process, but eventually you have to reintegrate them back into society. Mag-normalize uli yung buhay nila. Diba? It doesn't end dun sa nilecturean mo sila, tapos of course not. Kailangan. But marami ba surrenderies din po sa inyo? Maraming surrenderies. So, ano nang nangyari doon sa mga sumurrender? Yung, ang humawak kasi niyan, yung kasalukuyang vice mayor, yung ating naging katunggali ng halalag. So, wala rin akong access doon sa program nila. But I will, ito, sa lahat ng surrendery, kung nakikinig kayo ngayon, huwag kayo mag-alala because I will also prioritize yung programs for them. Hindi naman ibig sabihin kesyo yung dating vice mayor ang nagsimula ng programa ay mapapabayaan sila. Yung gusto ko, lahat ng surrenderies na ito, bumalik sa normal yung buhay nila. Ma-reintegrate sila back into society, di ba? Na maging normal muli yung buhay nila. So mapopondohan nyo na maganda-ganda ngayon yan. Babalik na naman ako sa sinabi ko kanina. Yes. I will have to review. Ano ba ang prioritize ng administrasyong ito? Kasi lahat ho yan will really depend on funding. Meron ka ding ayuda kay father mo, yes, Congress. Malaking bagay ho na magkakampi kami ng aking ama. Isa lang po ang congressman ng San Juan. It is a lone district. So my programs for San Juan will also be his program. Tsaka huwag mo awayin tatay mo. Oh, hindi naman. Mabait naman po akong anak. Pag inaway mo tatay mo, hindi na kita, i-guest dito. kasi pag inaway, di ba pangit yung nag-aaway-away kayo mag-anak pa kayo. Pangit ka, kasi totoo lang, pangit pag yung pamilya mo nag-away. Kasi kung hindi mo mga maayos yung sariling pamilya mo, paano mo ayusin yung lungsod mo? Ganun lang yan eh. Diba? Everything starts at home. So if you cannot fix your family, the family is the basic unit of society. Kung hindi mo maayos yung sariling pamilya mo, paano mo ayusin ang isang lungsod? Dami-dami kasi yung gaaway-away ngayon eh. Diba? Meron nga, pinapalayas pa yung nanay niya. Tsaka kapatid niya, pinapakulong mismo. Di ba? Parang kakalungkot yun. Mga mahirap yung ganun. Punta tayo sa Barangay Progreso. Ito, maganda to. Barangay Progreso to. Palagay ko, maganda progreso dito. Si Lita Bulata. Magandang umaga po sa inyo dyan, mga taga Barangay Progreso. Nandito po si Mayor Francis Zamora. Hello. Good morning, Kuya. Good morning, Francis Zamora. Mayor Francis. May tanong po ako. Ngayon po na kayo na ang mayor ng San Juan, may bulong-bulungan na mas priority niyo po raw tulungan ang may ID na Zamora po. Bakit wala ka bang ID? Wala ka bang ID? Meron daw, meron. Meron siyang ID. Po. Meron naman po. Meron siya ID. Paano ba? Ikaw ba nagbigay ng ID na yun? Ang Zamora ID, basically, it's our tracking system. Okay. Matagal ko na pong hinawakan ng Office of the Congressman. Mula 2004, nung ako po'y vice mayor na, no? At congressman pa rin ang aking ama noon, hinawakan ko pa rin ang opisina ng congressman. Hanggang nitong 2016, hanggang sa kasalukuyan. Ano po yung kadalasan naging problema natin? Maraming hihingi ng tulong. Sasabihin nila taga San Juan sila. Then you realize, hindi sila taga San Juan. So yung pondo na dapat para sa isang San Juaneño,
nalilipat. Iba ang nakikinabang. So, with the ID system, we track. This is for accountability. Mm-hmm. This is for transparency. Kunwari, si Kuya Daniel Rason, ito po ang inyong pangalan, ito yung address. Mm-hmm. Identified na kayo talaga yan. I know that you're really from San Juan. Mm-hmm. Everything that you will get from our office, naka-encode ho yan. Mm-hmm. For instance, January 2018, meron po tayong nabigay na assistance sa inyo sa Philippine Heart Center. Mm-hmm. Nakalagay ho yun doon. Anong amount, anong purpose. Nung May 2018, mm-hmm, nakalagay doon, college scholarship, ito yung amount. So, natatrack yung pondo. Na... Even for our own accounting purposes, na we know kung saan napunta yung pondo, sino nakatanggap. Kasi marami ho dyan sasabihin, oh, taga-San Juan ako. Yung bala, ano lang, kumbaga, taga-probinsya pala siya, mm-hmm, sinabi lang ng taga, ang dali magpeke ng mga ID, alam nyo naman po yun eh. Oo. Oh. Sinong nawawalan? Yung lehitimong taga-San Juan. Mm. Kaya tayo naggawa ng Zamora ID because we are making sure that the funds intended for San Juan, mm, ang mismong mamamayan ng San Juan, ang makagamit. Pero lahat naman talaga ng taga-San Juan, binibigyan nyo nun? Yes, because they can always apply for this. Oh, hindi naman tinatanong, oh, sino binoto mo? Para, hindi, huwag kang ano, huwag kang mga ID. Maraming Estrada supporter ang may Zamora ID. Ganun na lang kadali yun. Yun lang po ang sasabihin ko sa inyo. Mm. Alam nila, maraming Estrada supporter ang may Zamora ID. Hindi namin yan tinatanggihan. Mm. Okay. O yan. So, kumuha lang kayo ng ID. Bakit Zamora ID? Kasi yun ho yung ano namin dati. Because... But hindi San Juan ID? Because we're not the San Juan City Government. So parang... So, hindi namin pwedeng... Oh, hindi, ngayon, na ikaw na ngayon yung mayor. Oh, we can switch, we can... Pabaguhin na yung Zamora ID. We can think of a way to convert. Kasi ano na ho yan eh. Right now, we are almost 25,000 members already. Dun sa Zamora, na may Zamora ID. Oh, yeah. Ilan ba ang population yung ngayon lahat? About 120,000. 120,000. But I base it, the basis is yung mga census na nagawa. We're about 120,000. So, ano pong taon, ilang taon nang binibigyan ng Zamora ID? What do you mean ilang taon? Ilang, ibig sabihin, what age? Anong binibigyan? Yung adult. Ang mga ano na, 18, yes, ganun, 18, yes. 18 pataas, yes. Yun lang merong ID. Tapos covered na nung magulang yung mga anak, yes, for the benefit. Because we track also eh. May profile ho yan eh. Anong pangalan ninyo, saan kayo nakatira, yung asawa ninyo, yung mga anak ninyo. It also gives us an idea. This specific constituent, ano yung mga needs niya. Mm. So, kunwari mag-apply siya ng education assistance, alam namin agad, ilan yung anak niya? So ilan po yung ano niyo ngayon as a Zamora ID existing? Around 25,000. 25,000. Oh, maybe nadagdagan kayo na 10,000. 35,000 boto niyo. Merong 25,000 expectedly bumoto sa inyo. Pero sabi niyo nga hindi naman lahat ng may Zamora ID meron naman, ibig sabihin merong Estrada supporter na binoto rin si Francis Zamora. Mm. Na meron naman ganun. Oo, hindi naman ho ibig sabihin na Estrada supporter, automatic, Estrada baboto. Mm. Hindi rin naman ganun. Eh. Mm. Tsaka hindi, apparently, nanalo ka eh. Opo. So, mas marami yung bumoto sa'yo ngayon. Sa Barangay Santa Lucia, si Fernando Pineda naman po, alamin natin. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ano po ang may paglilingkod natin? Ito po si Mayor Francis Zamora. Tuloy po kayo at mukhang mga Estrada ba ito? Good morning, Kuya. Good morning, Mayor. Ang tanong ko po, may pag-asa po ba makasama sa high-rise housing project ang mga ordinaryong manggagawa na nangungupahan lang? At ano po ang ibig sabihin ng campaign slogan nyo na Francis Never Stops? Ibig sabihin, makulit. hindi umihinto, hindi sumusuko. Pero yung high-rise housing ito, Mayor, ano po bang plano nyo doon? Pwede daw bang sila ay maging beneficiary din po noon? Yes. Actually, ito po yung kuya. No?
Noong Pebrero, ako po at si Congressman Noel Zamora, nakipag-usap na po kami sa General Manager ng National Housing Authority. Mm-hmm. Sabagat ang San Juan po ay napakaliit. Correct. At kulang na talaga ng lupa. So yung public housing natin, kinakailangan malalaki at matataas at modernong mga gusali para tenement, parang tenement. Para masulit natin yung kaunting lupa na lang na natitira. Kaya siya high-rise because we want to have more units per floor to accommodate more families. Mm-hmm. So, ngayon na tayo po ay nanalo na, babalikan na po natin ang National Housing Authority at makikipag-usap na tayo sa start ng process because that has to go through the national budget. Kailangan ipasok ni NHA yan sa national budget, aprobahan ng Kongreso at Senado, at pirma ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. At I also want to be able to speak with the President himself to convey this project of ours in San Juan na masuportahan niya sapagkat ang vision ng mismong General Manager ngayon ay katulad ng vision namin, which is high-rise. Mm-hmm. So, ito po ay isang malaking proyekto kung saan talagang marami sa mga San Juaneño natin na excited. Mm-hmm. Sapagkat ngayon, kapag ikaw ay nire-relocate, napilitan no, na ikaw ay ililipat sa malalayang lugar gaya ng Bulacan at Rizal, kung saan malayo sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa paaralan. No. Ngayon, ang gusto namin ni Congressman Zamora, dito mismo sa San Juan, ang relocation. Pero sino ang ano po doon? Ang priority ninyo? Oh, sino qualified doon sa ano na yung housing project? Okay, iba-iba yung qualifications. Meron tayo for our informal settlers, meron tayo for the working class. Mm-hmm. Merong NHA guidelines po yan na mm-hmm. sinusunod. Eh. Mm-hmm. Hindi naman tayo ang gagawa ng patakaran niya sapagkat merong in place na patakaran. Okay. Kailangan lang sundin natin yung patakaran eh. Mm-hmm. Kung ano yung requirements, sino yung qualified. Pwede mong applyan yun. Yes, pwede mong applyan yun. Kung qualified ka dun sa isang kategorya, yes. Dun ka papasok. Correct. Iba-iba rin yung mga amounts na ibabayad nila. Depende rin sa social status ng aplikante. Mm-hmm. Ano ho yan? It is an NHA process. So ang mag-screen po dun, Mayor, eh, NHA na mismo. Yes. Meron dinatawag na UPAO office ang City Hall. Mm-hmm. Yung Urban Poor Affairs Office. Mm-hmm. This will work hand in hand with the NHA mm-hmm. dito sa application process para dyan. Mm-hmm. But first things first, now that we have been elected, mm-hmm. Once we assume on June 30, it's the coordination with the National Housing Authority. Mm-hmm. Okay, yan. Oh, yung sa Francis Never Stops naman, actually. Oh, yung nga pala. Kasi yun yung second question po ni yung Kuya. Yung slogan mo daw. Ano yan eh? Yun talaga yung pagkatao ko eh. Kasi hindi po ako tumitigil eh. Lalo, determinado po akong tao eh. Kaya na nangyari sa akin ng 2016. Kahit natalo po tayo, tinuloy natin yung laban. Hindi tayo sumuko. Bagamat natalo, tayo po'y nakatayo muli sa ating dalawang paa, nakabangon. At ngayon po, sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga San Juaneño, nagtagumpay. Kung mahinang loob natin, after losing in 2016, we could have given up just like that. Mm. Pero hindi, tinuloy natin. And you have lived in peace. Yes. Oh, diba? And not rest in peace. De, kasi pagka nagpahinga ka na, hindi ka na, mag-stop ka na nun, diba? At least kayo, kahit natalo, tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy yung ikot ng mundo. Yan, sa last point natin, sa Barangay Rivera, magandang umaga po sa inyo at may dalawa daw doon. Si Tatay Ador de Diyos at si Dr. Riza Lee. Go ahead po dyan sa inyo sa Barangay Rivera. Tuloy po kayo. Nandito si Mayor Francis Zamora. Good morning po, Kuya. Good morning, Mayor. Isa po ako sa nagtanong sa inyo nung nakingkis po kayo ni Kuya Daniel bago mag-eleksyon. Ngayon pong nanalo kayo, magagawa niyo po ba ang mga hiling namin sa pagbabago sa barangay tulad ng paghihipit sa curfew ng mga bata na inaabot ng 1:30 ng umaga, pag-iwas sa pagtatayo ng kubol at pagsasara ng street pag may berde at maayos na sistema sa parking po.
Nako, may parang ano, sinisingil ka na ngayon na ito. Sabi mo, ha? Oo, ano, yun daw, yung curfew daw po. Curfew, parking. Ay, parking. Okay, these are basically barangay affairs. Mga ano tayo, dapat ang barangay mismo magpapatupad ng mga regulasyon dito. Kasi ang kada barangay, meron silang autonomy sa mga barangay ordinance nila. Kung ano yung curfew na sinet nila sa barangay nila, yung parking regulations. This will all be part of our coordination with the barangays. Now that we have been elected, yung mga barangay captain, siyempre, kailangan kausapin natin dyan sa mga polisiyang gusto natin. Ngayon, dito po sa binabanggit ni Kuya Adol, regarding curfews, it depends kung ano yung current policies ng barangay. Baka naman merong oras na hindi lang nasusunod, hindi lang napapatupad. Same with the parking. So each and every barangay has their own autonomy to be able to determine that. But you can also do own ordinance, di ba? City ordinance. Yes, yes. Pero yung sa kanya, specific kasi sa barangay mo niya. So titingnan natin yung current barangay ordinance yan. Pwede naman tayo gumawa ng citywide ordinance. Yes. I will talk to this Sangguniang Panglusod sapagkat ang mga konsyal po ang gumagawa ng mga ordinance. Itatakal ho natin yung issues na in concern si Kuya Dor. Ilan po ba barangay ninyo dyan sa San Juan? 21 barangays po. 21 barangays. Ilan ho ang kaalyado nyo doon na kapitan? 7. 7 lang? Bago nung halalan. Oh, so yung 14, umaasa ako na susuporta sila sa ating ngayon. Oh, dahil at least pwede na kayong umasa ang babalimbing na sila. hindi kayo sumuot sa akin. Pito lang kasi, pito lang yung sa inyo nun, di ba? Okay. Tapos ngayon, 14 yung wala. Malalaman natin ngayon yung kung ano ang magiging resulta. Salamat po, Tatay Ador. At si Dr. Riza naman. Go ahead po. Anong maipaglilingkod sa inyo? Andito po si Mayor Francis. Good morning, Kuya. Good morning, Mayor. Congratulations po. Paano masusolusyonan ang mabahong ilog ng San Juan? Lalo na sa Aluna, sobrang baho pag dumadaan ka. May mga time na ang amoy ng ilog ay umaabot sa amin sa Olaso Street. Pagka mabaho daw pag dumadaan. Huwag ko kayong dumaan. Pero maabot daw doon sa kanila eh. Paano ba, nakita niyo ba, Mayor, yung ano doon? Problema po doon sa... Oh. Bakit ho ba nangangamoy? Anong nangyayari? Actually, yung San Juan River kasi, malaking river ho yan that stretches from other cities na dumadaan yan sa San Juan and then eventually palabas ho yan. Parang merong nanggagaling na Quezon City, iba't ibang lungsod. So we really have to coordinate with the national government for this. Magtutulungan dapat ang local government at national government. But you've seen this problem already. Yes, yes. Ano yun eh. Kumbaga talagang kailangan din talaga disiplina ng tao eh. Oo. Tsaka hindi kasi kung sabi niyo po nga dinadaanan din. Yeah. Kahit na linisin niyo yung sa lugar niyo, pero yung nanggagaling sa iba dadaan. Totoo 'yan. Buti na lang at least yung nanalo pong mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte ay nakasabay ko rin ng vice mayor po ako. So we can have close coordination. At least magkabati kayo. Magkaibigan mo kami. At least malaking bagay yun because we share borders. Pwedeng maglilinis din sila para hindi naman yung dumi dun. Kasi kahit anong gawin ng San Juan, kung yung ibang city naman na dinadaanan din ng dulundu din siya ng river ay hindi rin naman gagawin yung dapat nilang gawin, ganun din ang mangyayari. Pero alam, naintindihan ko po yung concern ni Dr. Pero anong immediate niyo po diyan na yung ating sentro, yung ating City Environment and Natural Resources Office, we really have to do its work para siguraduhin na malinis yan parati at dumadaloy na maayos yung tubig. Kasi bakit yung baho naman nanggagaling yan sa basura? Nanggagaling yan sa dumi. Dahil maduming tubig talaga, yun ang dahilan kung bakit mabaho siya. So, pwede naman tayo gumawa ng mga malalaking nets dyan para kung sakaling padating yung tubig at nandun yung basura ay naiipon siya. Then you have to really
collect it every single day. Malalim ho ba yung ilog yun? Umano na yun. Bumabaw na. Kasi sa tambak. Hindi pa nadidesil. Nakalaan yung desil to. Yan, yes. Oh, baka pwede. So, you really have to have national government coordination dahil malaking pondo ang kailangan para dyan. Oo. Oh, tsaka yung mismo mahahango din dun. Yes. Problema rin pagtatakbo. San mo dadalhin? Parang yung problema sa Manila Bay. Yes. Kaya lang, sa Manila Bay yata, dinidesilt nila, pero i-re-reclaim din. Parang, di ba, parang doble ang gasos. Anyway, ito po ang ating Facebook reaction sa mga nanonood. 349 nag-like. May 235 na nag-love. Meron pong natawa na siyam, may nag-wow na lima, may isang nalungkot, at may isang nagalit. Kilala ko yung galit na yan. At least kilala mo. Yung isang nalungkot, Mayor, talagay ko, yung isang dating tumaya sa'yo na iniwang ka. Nagkamali ng taya, kuya. O, nagkamali ng taya. Kaya dapat ingat-ingat kayo ng pagtaya. Mayor, nasa inyo po pagkakataon para makipag-usap sa ating mga kababayan sa San Juan at magparating din kung ano po ang inyong ibig na mensahe para sa kanila ngayon na kayo ay malulukluk na bilang isang mayor ng inyong bayan. Sa mga minamahal kong San Juaneño, una sa lahat ako ay nagpapasalamat sa suporta at tiwalang ibinigay ko ninyo sa akin. Napakalaking karangalan ang mahalal bilang bagong mayor ng San Juan at ito po hindi ko makakalimutan. Yung suportang binigay ninyo, umabot po tayo ng 35,000 votes, landslide victory po to para sa lungsod ng San Juan. At umasa naman po kayo yung mga pinangako natin ng kampanya, ay ito po yung isa-isa nating tutuparin. Ako'y nagpapasalamat sapagkat kasama po natin si Congressman Noni Zamora na magiging katulong natin sa pag-unlad ng San Juan. Nandito na po tayo, ito na po yung makabagong San Juan, magsisimula na po siya. At sabi ko nga, araw-araw noon, ito na po ang simula ng bagong umaga ng lungsod ng San Juan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mayor, dahil tinupad nyo ang inyong pangako sa akin na pagka nanalo kayo, ay babalik kayo of course, dito. Of course. Oo, kasi marami ho nang ako, di bumabalik. Thank you so much, thank Mayor. Thank you so much. And we wish you all the best at good luck po sa inyo. Thank you. Salamat po. Si newly elected San Juan City Mayor Francis Zamora. Dito lamang po sa programa, Bawal ang Pikon! Yes, 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 yes.